Salamat po sa pagsunta. Ma'am, thank you. Madam, kumusta po kayo? Buti naman, nakarating dito sa iyo. Anong pangalan niyo po, ma'am? Angelita Maliwat. Taga saan po kayo? Santa Rosa, Laguna. Retired na ko kayo, housewife. Balo, biyuda na ako. Biyuda. Ano pong pinagkakabalahan nyo ngayon? Wala, sa bahay lang. Tanda na eh. 80 na ako. 80 na, parang hindi kayo 80, ma'am. Oh. Anong sikreto, ma'am? Bakit eh, malakas pa rin kayo? Gulay. At saka isda. Yun ang sikreto, parang ni Mahay Blood. Anong favorite gulay nyo po na eh? Mga talbos, mga pinakpit, ganyan. Para tayo, pinakpit, favorite ko yun. Saluyot. Oo, yan. Gusto talbos na kamote. Mm-mm. Ano po mensahe nyo sa mga manonood? Kayo nga mga kababayan ko, magkain kayo ng gulay. Kasi ako, tsinta na, gulay lang kinakain ko kag isda. Pareho tayo, bibihira kumain ng karne once in a blue. Ako rin, ayaw ko. Mga baboy, ayaw ko niyan. Yung anak ko, tuwing ano yan, naabot ng alas 4 yan ka panood sa'yo. Kaya pinayagan niya nga ako nga sumama eh. Sabi niya, pakuha ka na eh. Anong pangalan po ng anak niyo? Batiin natin. Si Wilfredo Maliwat. Sir Wilfredo Maliwat, saludo po ako sa iyo. Sobrang thank you, Sir Wilfredo. Mabuhay po kayo. Ay, naabot ng alas 4 yan. Ito naman, sunod. Oh, ma'am, pangalan niyo po, ma'am? Maria Luz Ruiz. Oh, anong pinagkakabalahan niyo po ngayon? Sa bahay lang din. Nag-alaga din ng mga apo. Oh, ma'am, bakit parang maganda ang voice niyo? Parang donya, parang donya si ma'am. Thank you. Oh, ma'am, anong sikreto para ma-maintain niyo? Masaya ho ako pag nakikita kayo talaga. Grabe. Kung pwede lang na araw-araw nandito ako para makita ko kayo. Pwede, ma'am. Ano po mensahe niyo po sa mga manonood? Sa lahat ng mga nanonood, kung gusto niyo makita si Idol, punta na lang kayo para napakabait ho talaga. Wala po kaming masabi talaga ho. Super, super, super bait. Kahit ho kami hindi na makatulog. Basta nanonood lang kami ng kanyang programa. Ayun, si ma'am naman. Ma'am, anong pangalan po natin, ma'am? Violeta Pasahon. Okay, ano pong pinagkakabalahan natin, ma'am? Sa bahay lang ho. Ilan taon na po kayo, ma'am? 69. Bakit puro mga bata kayo siguro? Wala kayong mga problema. Buko. Hindi nga, ma'am, pero malakas. Yung ibang alam ko, mga 65 pa lang, nakatungkod na yung iba. Eh kasi ho, pinakakain ho ako ni Angie Aison ng mga gulay, isda. Lagi ako sa kanya araw-araw. Gulay, isda din kayo? Oo. Hindi kayo masyado sa karne? Hindi masyado, hindi. O ma'am, meron kayong mga gustong batiin? Binabati ko yung anak kong si Rolando Pasahol, tricycle driver ng San Lorenzo. Lagi nanonood sa TV by me, Rafi, the one and only. Magbigay kayo ng advice na kung paano ma-maintain yung masigla ang pangangatawan at ang muka tulad ninyo, smiling face. Basta kumain araw-araw. Ang problema, iwasan ang problema. Basta manood ka lang ng TV5, kontento na ako. Tama yun. Iwan ako dyan. Tama yun, pampabata yun, manood sa TV5. Pampabata yan. Ma'am, I love you. I love you too. Oh, ito naman isa. Ma'am, magandang hapon. Pangalan niyo po, ma'am? Flordelina. Nay Flordelina. Ilan taon na po kayo? 67. Ano po yung favorite niyong ulam? Mga gulay. Anong klaseng gulay po? Marunong kayo magluto? Laswa. Laswa, paborito ko yun. Meron yung saluyot, di ba? Saluyot, mga alugbati, ganun. Anong favorite niyo pong ulam na niluluto? Mga pakbit, ganun. Lang, pakbit, yun ang pinakamasarap. Pakbit Ilocano o pakbit Bisaya? Bisaya din. Bisaya ba kayo? Oo, Bisaya. Tanga saan? Sa Sambuanga del Sur. Sumaybalo ko mag-Bisaya? Oo, Balo ko mag-Bisaya. Pastilan. Kababayan pala ni. Balo ko Bisaya. Dito lang ko natuto Tagalog. Pila katuig ka na di rin, Nay? Matagal na. Dugay na? Dugay na. Sa Tagalog, tinatanong ko lang kung gano'ng katagal. Sabi niya matagal na. Sige. Ma'am, pangalan niyo po, ma'am? Liberty maunahan pa. Ma'am Liberty, bakit kayo tumatawa? Ilan taon na po kayo, Ma'am Liberty? 56. Bata pa kaya pala si Ma'am, batang-bata. Hindi ko kailangan makapunta ako dito. Speechless na bed bed niyo pala. Tsaka ang dami talagang tumatangkilig sa inyo. Ang dami tao sa labas. So, ma'am, ano po yung sekreto natin? Bakit palagi ho kayong smiling face? Palagi ko. Siyempre, ng mga aking double cards. Mula kayo na, double cards. Okay lang yun. Okay lang yun. Hindi, nanonood din ako ng Itbulagay. Siyempre, lahat tatangkilikin natin. Pero number one ang TV Pie. Thank you, thank you. Sino bang favorite niyong artista? Kayo. Ang pogi niyo na. Thank you. Ang bait ni nanay. Thank you. Dalaga pa ako.
Ayan. Oho. Ayan oh, mga netizen ha. Hay, eto ako, dalaga pa. Ayan. Nay, baka mayroong foreigner dyan. Manawagan ka, mga foreigner. Ayong isang foreigner. Ayong foreigner. Bakit ayong foreigners? Anong gusto mo? Canadian, Australian, Swedish? Baka ako mahimatay, hindi. Ah, Pilipino pa rin talaga. Siyempre, tangkilikin natin ang sarili natin. Tsaka tangkilikin natin si Idol! Victoria Gumera. Ernestine Ferrer po. Ani Jacinto po. Anong pinagkakabalan niyo po, ma'am? Ito po, magsama-sama mo ang tropa pitch. Saan-saan po mapunta? Masaya. Anong po favorite hobby niyo? Masaya. Mamasyal po. Kaya pa lang masasayahin kayo kasi puro pasyal. Hindi po ngayon. Ay, happy birthday po. Happy birthday. Eddie, ibublot natin na sa kantin. Ano? Okay. So, ma'am, anong gusto mong mensahe o kung meron kang gustong batiin? Yung nasama ko po, nanonood lagi sa inyo. Anong pangalan po ni sir? Cecilio Gumera. Kahit gabi nakagaling lang sa ospital, ala, lagi na siyang nanonood ng Rapitool po. Pati siya nahawa sa akin. Kaya naman po, ma'am, anong pangalan po ni mister? Willie po. Gusto niyo pong batiin si sir? Hi. Lagot ka. Hindi po niya alam na nandito ako. Sabi ko may lakad lang kami. Allah, nagsinungaling kayo. Hindi naman. Delikado. Hindi naman po. Meron kayong gusto mga sasabihin o batiin sa manunod? Doon sa anak ko, kay CJ, at saka sa asawa ko, kay Willie, hello. Baka magulat na kayo, nakita niya ako rin. At sa kapatid ko po, talagang idol na idol kayo. Nasa Qatar po sila. Oh, sige, ano pangalan? Mga OFW, marami tayong barkadang OFW. Si Dolly Exconde po, at saka po si Anna, si Lalin. Talagang idol po kayo nila. Kami po kami magkakapatid. Hi, hello, mga kapatid ko dyan, mga pamangkin ko. Dito ako nag-celebrate kay Rapitool po, kay Idol. Oh. Talagang ang saya ko. Pangalan niyo po, ma'am? Second time. Last week, nandito kami ng sister ko. May picture na tayo. Malakas ang impluensya ko, idol, sa kanila eh. Pero talagang ito ay diehard talaga ng mga Tulfo yan. Ang sabi nila, kahit sa birthday ni Ani, sabi niya sana may t-shirt daw siya. Bigyan natin sa mga t-shirt. Opo. Okay. Saludo po. Pero nag-take na kami, idol, nang binigay mong good night. Oh, masarap naman tulog. Ewan ko sa kapatid ko. Sabay kami hinati namin yung isa. Hinati? Mahina ang effect noon. Hindi, Ani, kasi yun na lang ang natira, idol. Ano, masarap ba? Okay lang po, nakatulong lang naman ito. Inom, busin ko man yung good night na yon, hindi ko naman bibitawan ang programa mo. Wala rin. Thank you, mama. Okay naman po, ma'am. Mayor Medea. Ma'am May, anong pangalan po ni sir? Wala na po, balo na po. Okay. Ano pong favorite nating luto? Chop suey. Oy, pakbit chop suey. Yan ang paborito ng maraming Pinoy. Kasama na po ako doon. Ilan po yung anak niyo, ma'am? Apat po. Ilan taon po sila, yung mga bata? 7, 12, 15. Maraming salamat po. Uuwi po kami sa Laguna ng masaya po. Dahil po natupad na po yung pangarap namin na makita po kayo ng personal. Maraming salamat, Idol! We love you, Idol! Katatapos lang po ng aksyon sa tanghali, ito na naman ang favorite kong segment after the news. Ginawa ko po itong segment na ito para sa ating mga kababayang balikbayan o mga OFW na napapadalo sa ating studio. Ito, espesyal na panauhin. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Imelda Hanayam po. Saan po kayo galing, ma'am? Japan po. Mayaman. Tingnan mo naman. Nasisilaw ako sa sobrang daming ginto ni madam. Kita, ano? Ma'am, anong trabaho niyo po sa Japan? Wala po. Mayaman siguro si sir. Ay, di po. May business po kayo? Wala po. Uy, ba't ang dami niyo alahas? Mga anak po binibigay. Ayun, pensionada si madam. Yan yung sinasabi ng parents ko, kayo ang kayamanan namin at kapag nakapagtapos kayo, kayo nang bahala sa amin. And true enough, sinusuportahan po namin yung nanay namin, binubuhusan namin yung suporta. Kaya yung nanay po namin, marami ring alahas, galing po sa amin yun. Ang bait ng mga anak nyo. Kasi mabait din po ako sa magulang ko eh. Kaya siguro ganun sila kabait din sa akin. Ilan po anak nyo? Tatlo po. Pareho sa Japan lahat? Opo, yung isa nga po actually ngayon ang flight niya po, punta siya rito. Swerto nyo naman po sa mga anak. Ano po mga trabaho ng mga anak nyo doon? Yung isa po teacher, isa sa ospital, isa sa sasakyan, sa Mazda. Oh, yun, malaki-laking sweldo yun sa Mazda. Kaya, sa bahay lang po. Hindi mo na kailangan mag-work.
Ayaw na po nila. Siyempre, mas kinako po, ma'am, eh, kung meron akong magandang trabaho, hindi ko na pagtatrabaho yung nanay ko. Ako nang bahala sa kanya. Opo. Kaano na kayo katagal sa Japan, ma'am? 19 years old pa lang nandun ako. Eh di magaling na ako kayo mag-Nihongo. Pwede ba, ma'am, mag-sample kayo ng Nihongo? Bati mo sa Nihongo yung mga kababayan natin doon? Minasan, konnichiwa, ano, Nihonjin tachi ni omirusto, ano, miyorusto, ano, raf, ima rafi tulpo no oruneski do. Minasan, yoroshiko ni esimasu. Otoshi no idol, ote yokata desu, yoroshi. Mecha oreshi desu yo. Sarap sa tenga. Pero hindi namin intindihan. Pakitranslate, ma'am. Anong sinabi mo? Sabi ko, magandang tanghali sa mga nanonood. Nandito ako sa idol ko kay Rafi Tulpo. Nakita ko rin siya sa personal chat. Masaya po ako. Nakita ko yun. Ang Japan ang isa sa mga bansa na paboritong puntahan ng mga kababayan natin. Okay. At marami na rin po mga kababayan natin ang gusto't magtrabaho doon. Ano ba yung mga trabahong pwede pasukan ng mga kababayan natin na gustong pumunta ng Japan? Doon sa lugar namin, madami pong training sa barko. Welder, grinder, at saka yung mga painter. Tapos meron din sa mga factory. Marami na po ngayon doon. Taga saan muna kayo sa Japan, ma'am? Ako kasi sa medyo probinsya. Ano pong lugar yon? Matsuyama City, Ehimiken po. Ano po yung magandang pasyalan doon? Sa amin po, yung pinakasikat sa amin yung onsen, yung Dogo Onsen. Kasi ano naman sa amin, medyo malayo po sa Tokyo. Ah, mga ilang oras pong biyahe, aeroplano o train? By plane, 1 hour 45 minutes. Pag nag-train, hindi pa po ako nakapag-train. Nakasakay na po kayo ng bullet train? Dati po, pero natakot ako. Bullet train ba yung simbilis ng bala? Eh, pero ninenervous ako doon, kaya ano lang ako, aeroplano. Nalilito po ako sa train na makamaligaw ako. Ayun. Ako mas takot ako sa aeroplano kaysa sa train. But anyway, ang importante dito, napunta kayo, ma'am, para mangumusta sa amin at kami naman po ay nangumusta sa inyo, lalo na po sa mga minamahal nyo sa buhay dito sa Pilipinas. Pakibati po sila. Binabati ko po yung mga kaibigan ko na sa Japan, nanonood sila ng Rafi Tulpo in action. Ano, actually, lahat po ng mga friends ko. Idol namin talaga kayo. Anong pangalan po yung mga kamag-anak niyo, ma'am? Nanay ko si Juliana Parungaw. Hello! Yung mga kapatid ko sa Japan, si Luisito Parungaw, Sanibay Parungaw, Emilio Parungaw, Rosalinda or Baby Parungaw, at saka po yung kaibigan ko sa Japan, nanonood si Gemma. Hi, Gem! Nandito na kay Idol. Sorry, naunahan na kita. Kailan po kayo dumating, ma'am? Noong ano po, July 31. At kailan pumbalik nyo sa Japan? Sa next week na po, 21. Sana po ba yung mga napasyalan yung lugar dito? Eh, mahilig lang po ako sa ano yung mga dyan sa inasal, ganyan yung ikot-ikot lang. Hindi nyo pinuntahan yung mga Boracay, mga Ay, Palawan? Hindi po ako sa swimming. So, yung sa inyo yung mag-restaurant-restaurant lang? Ito yung kain-kain lang, tsaka drive-drive, tsaka shopping. Ah, hindi masyado expensive yung inyo pong pamumuhay. Gusto ko lang na magpunta mag-picture. Tsaka gusto ko lang yung magagandang view. Ganyan lang po gusto ko. Dito marami nga po magagandang view. Tsaka nakakatipid daw kayo kung yung mga fast food lang kinakainan nyo. Hindi kayo kumakain dito sa mga... Kasi dami din kasama eh. Ayun lang. Kailangan blow out kayo. Hindi, mayroon pang mga ano, alam nyo na pagka... Huwag kayo matakot. Ang dami mga lahas. Kung sakaling ma-short kaya, no? Oh. Ayan nga, hindi. Marami naman pa ahensya dito siguro. Marami sa naanit, ano? Kaya ako ma'am, wala akong maisan lang. Eh, wala. Oh. Ito si po, ma'am, kaya, ako, kaya naman ako bumibili ng alas para investment. Kasi... Tama, I agree. Salamat po ma'am sa pagpunta. Mabuhay po kayo. God bless po. Ngayon naman po, dumako naman tayo sa mga taga Canada. Ma'am, anong pangalan niyo po? Si Nora, si Nestor. Saan po kayo sa Canada, madam? Sa Toronto, sa Etobicoke. Anong trabaho niyo po doon? Retired. Ako na kami, kwan idol, kwan retiree na ako, idol. Nag-retire ako nung May, kanya pagkatapos noon, nagpunta kami doon sa mga pinsan namin sa Europe. Pagkatapos, 2 weeks, nakabalik kami sa Toronto. Tapos nabakasyon naman kami dito para ma-visita ko yung mother ko na 95 na. Sabi po nila, masarap daw po ang mag-retire dahil marami ka na mga bagay-bagay na pwede mong gawin at pwede pasyalan. So far, ano na po yung mga bansa simula nung mag-retire kayo, mga napasyalan nyo po at nabakasyonan nyo, ma'am? Boracay, sa amin, sa Iligan. Then nakapunta na kami sa Kwan, Ireland, Northern Ireland, yung Kwan, yung Belfast, tapos yung UK, London. Ilan po yung anak nyo? 3. Saan po sila ngayon? Sa Canada rin. Anong trabaho niyo po, ma'am, bago kayo mag-retire? Ano ako, nasa assembly line ng mga auto parts sa Toyota, Chrysler, Ford. Ang dami naman. Iba-ibang mga... Iba-ibang parts. Tapos i-assemble sa States. Wow. Kayo naman, sir? Sa school board. Astig. Nasa ano kami, maintenance department. Eh, malalaki po ang sweldo ng mga blue-collar jobs doon. Tama-tama na para medyo makapag-ipon. Saka meron din konting retirement. At least pag-retire, medyo may time din para makabakasyon. Ayun. At saka makita kayo. Ayun. At ginawa nyo na nga ito, babakasyon kayo. Meron kayong gusto mga babatiin sa taga-Canada at sa taga-rito. Umpisa natin kay Madam. Ladies first. Nandito kami kay Idol Tulpo. Salamat, Panginoon.
hello sa ka-sisters ko dyan sa Canada. At si Pastor Elmer, inutusan mo ako ng good night. Wala pala dito. Nasa Timog. So, ayun, bukas sa Timog kami. Thank Sir, you. Yung aking mga anak, si Nell, si Bensi, tsaka si Eric, at saka yung kanilang kwan-asawa, Lisa, Angie, at saka Maricon. Wala ba kayong mga barkada rito? Gusto yung batiin, tropa? At saka yung aming kwan, mga kasamaan sa simbahan, sa FCCC, sina Pastor Elmer Manson. Nahalata ako, Sir, ano, hindi kayo mabarkada. Church lang talaga ang mga binanggit nyo. Ibig sabihin, talagang maka-Diyos kayo, ah. Talagang amen. To God be the glory. Thank you, ma'am, sa pagpunta. God bless po, ma'am. Sir, God bless po. Salamat po sa pagpunta. Sir, salamat po sa pagpunta, sir. Salamat. Okay.